Maikli ang buhay ng tao. Ang buhay ng tao'y maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan, tulad ng bulaklak na namumukadkad, nalalantat, nalalagas. Parang aninong nagdaraan, naglalaho at napaparan. Titingnan mo pa ba ang ganitong nilalang? Dadalhin mo pa ba siya sa hukuman? Meron bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo na siya ng hangganan na hindi niya kayang nampasan. Lubayan mo na siya at pabayaan ng makatikim naman kahit kaunting kaginhawaan. Kahoy na pinutol ay may pag-asa. Muli itong tutubo at magsasanga. Kahit pa ang ugat nito ay matanda na at mamamatay ang puno sa kinatatamnan niya. Ngunit ito'y naguusbong kapag diniligan, ito'y magsasanga tulad ng batang halaman. Ngunit ang tao kapag namatay, iyon na ang kanyang katapusan. Pagkalagot ng kanyang hininga, saan naman kaya siya pupunta? Tulad ng ilog na tumigil sa pag-agos, at gaya ng lawa na ang tubig ay naubos. Ngunit ang taong kapag namatay, hindi nababangon hanggang sa ang langit ay maparam. Itago mo na sana ako sa daigdig ng mga patay hanggang sa ang puot mo'y mapawi ng lubusan. At muli mong maalala ang aking kalagayan. Kung ang tao ay mamamatay, siya kaya'y muling mabubuhay. Ngunit para sa akin, paglaya ko sa hirap ay aking hihintayin. Ikaw ay tatawag at ako'y sasagot sa iyong nilikha. Ikaw ay malulugod. Kung magkagayon, bawat hakbang ko'y iyong babantayan. Di mo na tatandaan ang aking mga kasalanan. Ang mga kasalanan ko'y iyong patatawarin. Lahat ng kasamaan ko'y iyong papawiin. Darating ang araw na guguho ang kabundukan, malilipat ng lugar, mga batong naglalakihan. Sa buhos ng tubig, ang bato ay naaagnas, ang lupang matigas sa baha ay natitibag. Gayon ang pag-asa ng tao kapag iyong winasak, nilulupig mo ang tao at tuluyang naglalaho. Sa sandali ng kamatayan, nagbabago ang kanyang anyo. Anak man niya'y parangalan, hindi na niya malalaman. Hindi na rin mababatid kung bigyan silang kahihiyan. Ang kanya lamang nadarama ay sakit ng sariling katawan. Ang tanging iniisip ay ang sariling kalungkutan. Ang ikalawang sagutan. Ang sagot ni Eliphaz na taga Teman, mga salita may pawang kahangalan. Ang sinasabi mo ay parang hangin lang. Ang sinasabi mo ay salita ng isang hangal. Di ka may iligtas ng salitang walang saysay. Kung ikaw ang masusunod, wala nang matatakot sa Diyos. At nais mong hadlangan ang kanyang dumudulog. Kasamaan mo'y nahalata sa iyong mga salita. Nais mo pang magtago sa mga salitang may daya. Kaya nga, ang humahatol sa iyo ay hindi ako. Salita mong binibigkas ang humatol sa iyo. Akala mo ba'y ikaw ang unang taong isinilang? Nauna ka pa ba sa mga kabundukan? Naroon ka ba nang sabihin ng Diyos ang kanyang plano? O sa palagay mo'y ikaw lang ang may talino? Ano ba ang alam mo na di namin nalalaman? Lahat ng naiintindihan mo'y amin ding nauunawaan. Ang may uban sa buhok ay aming kasama, mga taong matatanda pa sa iyong ama. Inaaliw ka ng Diyos, ngunit ayaw mong pansinin ang banayad naming payo na sa puso nang gagaling. Bakit nagmamatigas pa? Ipinipilit ang sarili. Mga matay nanlilisik kapag tinitingnan kami. Bakit ba ang galit mo'y sa Diyos ibinubunton at sa Kanya inuukol ang salitang walang hinahon? Sino ba ang walang sala at malinis na lubos? Sinong isinilang na matuwid sa harap ng Diyos? Kung doon sa mga anghel, tiwala ng Diyos ay dilubusan, kahit silang nasa langit ay meron ding pagkukulang.
Gaano pa kaya ang taong nasanay sa kasamaan? Laging uhaw, sama-sama at hindi tama. Makinig ka at sa iyo'y aking sasabihin ang lahat ng nakita ko at naabot ng paningin. Mga taong matatalino ang sa akin ay nagturo, mga katotohanang inilahad ng kanilang mga ninuno. Ang lupain ay sa kanila lamang ibinigay at walang dayuhan na sa kanila'y nakipanirahan. Ang taong mapangapi at puno ng kasamaan laging nasa ligalig habang siya'y nabubuhay. Lagi siyang makakarinig, nakakatakot na tinig. Papapasukin siya ng tulisan kung kailan siya'y tahimik. Hindi siya makakataka sa lagim na kamatayan pagkat mayroong tabak na sa kanya'y nag-aabang. Mga buitre naghihintay upang kainin ang kanyang bangkay. Alam niyang madilim ang kanyang kinabukasan. Takot ang nagahari sa buo niyang katauhan. Parang laging hinahabol ng haring makapangyarihan. Ganito sasapitin ng taong nagyayabang at nang humahamon sa Diyos na makapangyarihan. Ipinagmamalaki pang ginagawang pagsuway at ang palagi niyang hawak ay kanyang kalasag at ang hangad ay habulin at labanan ang may kapal. Siya ay nananakop ng maraming bayan, mga bahay na nilisan ay kanyang kinamkam. Ngunit mga iyon ay mawawasak pagdating ng digmaan. Ang kayamanan niya ay hindi magtatagal, maging ang buhay niya ay madali rin papanaw. Sa gitna ng dilim siya ay makukubkob, siya ay matutulad sa punong kahoy na nasunog, na ang bulaklak ay tinatangay ng hangin. Dahil nagtiwala siya sa kahangalan, kahangalan din ang kanyang kabayaran. Maaga niyang tatanggapin ang kanyang kabayaran tulad ng sangang nalanta. Di na muling mananariwa. Makakatulad niya ubas na kahit hilaw na bungay nalalagas. At tulad ng olibo na ang mga bulaklak ay nalalaglag. Walang matitira sa lahi ng masama. Masusunog ang bahay na sa suhol nagmula. Ganyan ang mga tao nagbabalak ng kasamaan. Pandaraya ang palaging nasa puso at isipan. Idinaing ni Job ang ginagawa sa kanya ng Diyos. Sumagot naman si Job, narinig ko ng lahat ng inyong mga sinabi. Kayong lahat ay mang-aaliw na walang silbi. Wala na bang katapusan? Mga salita mong walang laman? Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan? Kayo ring sabihin ang lahat ng sinabi ninyo. Kapag kayo ang dumaranas ng hirap kong ito, matatambakan ko rin kayo ng salita at payo. May kibit na ng balikat, may iling pa ng ulo. Ngunit ang sasabihin ko'y pampalakas ng inyong loob, mga salitang bibitaway, pampabawas ng kirot. Kung ako ay magsalita, hirap ko'y di maalis. Kung magsawalang kibo na may naroon pa rin ang sakit, pinanlulupaypay ng Diyos ang abakong katauhan at nilipol pa niya pati aking sambahayan. Nakadikit na sa buto at kulubot ang aking balat. Larawan ng mga hirap na aking dinaranas. Ito raw ay katunayan ng aking kasalanan dahil sa matinding puot niya sa akin. Halos ako'y kanyang pagputol-putulin, mga matay nanlilisik, may puot kong tumingin. Nilalakit ako ng mga tao, pinapaligiran at sinasampal ako. Ipinaubaya na ako ng Diyos sa masasama. Pinabayaan sa mga taong walang awa. Sa aking pananahimik, ako'y kanyang ginimbala. Sinakal, dinurog at pinuntirya ng pana. Tinatamaan ako ng pana sa kabi-kabi ng sugat ko'y malubha. Ngunit wala pa rin siyang awa. Paulit-ulit niya akong sinasugatan para siya mandirigmang galit na galit sa kalaban. Ako'y nakasuot ng damit panluksa, nakaupo sa alikabok, katawin ng hihina. Sa kaiiyak ko'y pula na ang aking mukha, mata ko'y wala nang makita pagkat namamaga. Wala naman akong ginagawang masama. Panalangin ko sa Diyos ay tapat at walang daya. Huwag mong tabunan o lupa ang aking kaapihan. Huwag ipagkait sa akin ang hangad kong katarungan.
Ang aking testigo ay nasa langit. Siyang tatayo't magtatanggol ng aking panig. Mga kaibigan ko ang sa akin humahamak, kaya sa Diyos na lamang ako ay iiyak. May magtatanggol sana sa akin sa harap ng may kapal, tulad ng pagpanig ng isang tao sa kanyang kaibigan. Pagkat ilang taon na lang itong aking itatagal, ako'y papunta na sa huli kong hantungan. Gulong-gulo ang aking isipan. Bilang na ang aking mga araw, hinihintay na ako ng libingan. Pinagmamasdan ko ang akin ay lumalait, mga salita nila'y lubhang masasakit. O Diyos, ako'y tapat, kaya sa akin magtiwala. Ikaw lang ang makakapagpatunay sa aking mga salita. Isip nila'y sinarhan mo upang di makaunawa laban sa akin. Huwag nawa silang magtagumpay. Siyang dahil sa salapi ay nagtataksil sa mga kaibigan. Kanyang mga anak ang siyang mawawalan. Ako ngayon pinag-uusapan ng buong bayan. Pinupuntahan pa upang maduraan lamang. Halos ako'y mabulag dahil sa kalungkutan. Kasing nipis ng anino ang buo kong katawan. Mga nagsasabing sila'y tapat sa akin ay nagulat. Ang mga walang sala sa akin nanunumbat. Ngunit ang mga matuwid ay lalong naniniwala at lalo pang nahikayat na sila nga ang tama. Subalit silang lahat, humarap man sa akin, wala akong maituro na may talinong angkin. Tapos na ang mga araw ko, bigo ang aking mga plano. Ang aking pag-asa'y tuluyan ang naglaho. Sabi nila, ang gabi ay araw na rin, malapit na raw ang liwanag. Ngunit alam kong ako'y nasa dilim pa rin. Ang tanging pag-asa ko'y ang daigdig ng mga patay, at sa kadiliman, doon ako mahihimlay. Ang hukay ay tatawagin kong ama, at ang mga uod ay ituturing kong mga kapatid at ina. Nasaan nga ang aking pag-asa? Sino dito ay makakakita? Madadala ko ba ito sa daigdig ng mga patay? Sasama ba ito sa alabok na hantungan? Inilarawan ni Bildad ang wakas ng masama. Sumagot si Bildad na suhita, kay Rami naman ang iyong sinasabi, tumahimik ka muna at pakinggan kami. Kami ba'y ano sa iyong palagay? Mga bakang hangal at walang nalalaman? Sarili mo lang ang iyong sinasaktan dahil sa galit na iyong tinataglay. Pababayaan ba ang daigdig dahil lamang sa iyo? At aalisin ang mga bundok sa kanilang pwesto? Ang ilaw ng masamay tiyak na papatayin, ang kanyang apoy ay di na papaningasin. Ang ilaw sa kanyang tahanay pagdidilimin, ang matatag niyang hakbang ngayon ay nabubuwal. Pagbagsak niya'y malalapit na sa kanya ring kasamaan. Di niya namamalayang ang kanyang mga paa ay sa bitag pupunta. Kaya naman, nasisilo itong kanyang mga paa. Isang silo sa kanya'y iniumang may bitag na nakahanda sa kanyang daraanan. Saan man siya bumaling, takot ay naghihintay. Sinusundan siya nito sa bawat hakbang. Mayaman siya noon, ngunit ngayon'y hikayos. Naghihintay sa kanyang hirap at pagdarahop. Nakamamatay na sakit. Sa katawan niya'y kumakalat, mga bisig at paa niya'y unti-unting naagnas. Dati siya'y panatag sa kanyang tahanan. Ngayon'y kinakaladkad patungo kay kamatayan. May iba nang nakatira doon sa dati niyang tahanan, matapos malagyan ng gamot at malinis ng lubusan. Ang kanyang mga ugat at mga sanga, lahat ay natuyo at pawang nalanta. Lahat niyang alaala ay napawi ng lubusan. Nakalimutan ng lahat, pati kanyang pangalan. Mula sa liwanag, inihagis siya sa karimlan at pinalaya siya sa daigdig ng mga buhay. Isang anak man o apo ay wala siyang naiwan, ni isa'y walang natira sa kanyang sambahayan. Mula silangan hanggang kanluran, nanginginig at kinikilabutan dahil sa kanyang matinding kasawian. Ang masasamang tao'y ganyan ang kapalaran, mga di kumikilala sa Diyos, ganyan ang kahihinan. Naniniwala si Job, napawawalang sala siya ng Diyos. Ang sagot ni Job, hanggang kailan ninyo ako pahihirapan?
sa mga salitang inyong binibitawan. Maraming ulit na ninyo akong nilait, di na kayo nahiya na sa aking magmalabis. Kung nakagawa man ako ng kasalanan, walang ibang mananagot kundi ako lamang. Akala ninyo kayo'y mas mabuti kaysa sa akin? Pinagbabantayan ninyo'y ang hirap kong pasanin. Dapat ninyong malaman, ang Diyos ang may gawa nito. Ang bitag niyang iniumang ay nasa paligid ko. Tumututol ako sa ganitong karahasan, ngunit walang nakikinig sa sigaw kong katarungan. Hinarangan ng Diyos ang aking daraanan. Binalot niya ng dilim ang landas kong lalakaran. Inalis niyang lahat ang aking kayamanan. Sinira pa niya ang aking karangalan. Saan man ako bumaling, ako'y kanyang pinapalo, parang punong binunot. Pag-asa ko'y natutuyo. Matindi ang galit ng Diyos sa akin, isang kaaway, ang sa akin kanyang turing. Ang hukbo niya ay tinipon at ako ay kinubkob. Ang aking tahanan ay kanilang sinakop. Ang mga kapatid ko'y pinalayo niya sa akin. Mga dating kakilala, hindi na ako pinapansin. Pati mga kamag-anak ko'y nag-alisan. Naiwan akong walang kaibigan. Dati kong mga panauhi, di na ako kilala. Para na akong dayuhan sa aking mga alila. Ang utos ko sa kanila'y hindi na rin pinapansin. Makiusap man ako'y ayaw pa rin akong sundin. Pati na ang asawa ko'y nandidiri sa akin. Mga kapatid ko sa laman, ayaw akong makapiling. Ako'y kinukutya ng mga batang paslit kapag ako'y nakita. Pinagtatawanan at nilalait. Mga kaibigan kong matalik sa akin nasusuklam. Ang mga minamahal ko, ako'y nilalayuan. Butot balat na lamang ang natitira sa akin. Ang pag-asa kong mabuhay, maliit at nakatiting. Mga kaibigan ko, sa akin sanay mahabag. Kamay na ng Diyos, ang sa akin humahampas. Bakit ninyo ako inuusig tulad ng ginagawa ng Diyos? Di pa ba kayo masaya sa kahirapan kong lubos? Ang mga salita ko sanay maisulat at maitala sa isang buong aklat. At maiukit sa bato itong mga sinabi ko upang habang panahoy mabasa ng mga tao. Ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong labalat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay magnas. Siya'y aking mamasdan at mukhang makikita, siya'y makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik na masdan ko na siya. Ako'y patuloy ninyong uusigin pagkat iniisip ninyong ang sala nga ay sa akin. Kayo sana'y mag-ingat sa talim nitong tabak na siyang maghahatid ng parusa sa kasalanan upang inyong malamang may hahaton nga sa wakas. Inilarawan ni Zophar ang bahagi ng masama. Sinabi ni Zophar na, Naamita, ang iyong mga sinabi hindi ko nagugustuhan, kaya hindi ko na mapigilan ang pagsali sa usapan. Ang iyong mga sinabi ay puro panlalait, kaya tugon ko ngayon aking ipababatid. Hindi mo ba nalalaman na buhat pa sa simula nang ang tao ay ilagay sa ibabaw ng lupa? Ang pagmamataas ng masama ay di nagtatagal. Umabot man sa langit ang kanyang katanyagan. At ang kanyang ulo sa ulap ay umabot man, ngunit tulad ng alabok, ganap siyang mapaparam. Ang hantungan niya hindi alam ng sino man. Siya'y parang panaginip na mawawala, parang pangitain sa gabi, di na muling makikita. Di na siya muli pang makikita ng mga dating kaibigan at kapamilya. Makikisama sa mahihirap ang kanyang mga anak. Kaya manang kinamkam, mapapabalik lahat. Ang lakas ng kabataan na dati niyang taglay, kasama niyang mahihimalay. Sa alabok na hantungan, ang lasa ng kasamaan para sa kanya ay matamis. Ninanamnamnamnam pa sa dila, samantalang nasa bibig. Itong kanyang kasamaan ay hindi niya maiwan. Kahit gusto man niyang iluwat, di niya magagawa. Ngunit nang ito'y lunukin, dumaan sa lalamunan, ubod pala ng pait, lason sa katawan.
kayamanang kinamkam niya. Kanya ngayong isusuka, palalabasin nga ng Diyos mula sa kanyang bituka. Ang nilulunok ng taong masama ay tulad ng kamandag, parang tuklaw ng isang ahas na sa kanya ay papatay. Ang mga ilog at batis na siyang dinadaluya ng pulot at gatas ay di niya mamasdan. Di rin niya papakinabangan lahat ng pinaghirapan. Di niya malalasap ang naipong kayamanan. Sapagkat ang mahirap ay inapi niya, kinamkam ang mga bahay na itinayo ng iba. Kanyang pagkagahaman ay walang katapusan. Walang nakakaligtas sa kanyang kasakiman. Kapag siya'y kumain, wala siyang itinitira. Ngunit ang kasaganaan niya ngayong magwawakas na. Sa kanyang kasaganaan, daranas ng kagipitan. At siya'y daratnan ng patong-patong na kahirapan. Kumain na siya at magpakabusog, matinding galit ng Diyos sa kanyang ibubuhos. Makaligtas man siya sa tabak na bakal, palasong-tanso naman ang sa kanyang magbubuwal. Kapag ito'y kinudla sa abdo niya, ay tutusok. Kung makita niya ito, manginginig siya sa takot. Matinding kadiliman ang sa kanya'y naghihintay, masusunog siya sa apoy na hindi namamatay. Wala ring matitira sa kanyang pamilya. Ipahahayag ng langit ang kasamaan ng taong ito laban sa kanya. Ang lupa'y magpapatotoo, ang lahat ng kayamanan niya ay sisirain. Sa galit ng Diyos, ito ay tatangayin. Ganito ang sasapitin ng lahat ng masasama. Kapasyahan ng Diyos sa kanila'y itinakda. Pinatunayan ni Job na masagana ang buhay ng masama. Ang sagot ni Job, pakinggan ninyong mabuti itong aking sasabihin. Ituturing ko nang ito'y pag-aliw sa akin. Ako muna ay inyong pasalitain at pagkatapos nito, saka ninyo laitin. Di laban sa tao itong aking hinanakit. May sapat akong dahilan kung bakit hindi makatiis. Tingnan ninyo ang itsura ko. Hindi pa ba ito sapat? Upang tumahimik na kayo at walang salitang mabigkas, tuwing iisipin ko itong sinapit ko, ako'y nanginginig at nanlulumo. Bakit kaya ang masama'y hinahayaan pang mabuhay? Tumatanda pa at nagtatagumpay. Mayroon silang mga anak at mga apo. Naaabutan pa nila ang paglaki ng mga ito. Hindi pinipinsala ang kanilang mga tahanan. Parusa ng Diyos ay di nila nararanasan. Ang pagdami ng kanilang mga hayop ay mabilis. Ang inahin nilang bakay nasa ayos kung mabuntis. Ang kanilang mga anak ay naghahabulan, parang tupang naglalaro at mayroong pangsayawan. Umaawit sa saliw ng tamburin at lira, umiindak, nagsasayaw. Sa tunog ng mga plauta, ang buong buhay nila'y puspos ng kasaganaan at mapayapa ang kanilang pagharap sa kamatayan. Sinasabi nila sa Diyos, huwag mo kaming pakialaman. Ayaw naming alamin ang iyong kalooban. Sino ba ang makapangyarihang Diyos upang sambahin namin? At ano bang mapapala kung sa kanya'y mananalangin? Ang akala nila sa sariling lakas galing ang tagumpay, ngunit di ako sang-ayon sa kanilang palagay. Ilawan ba ng masamay pinatay ng minsan? Sila ba ay dumanas ng matinding kahirapan? At ang parusa ng Diyos sa kanila ba'y ipinataw? Tinutulad ba sa dayaming inililipad nitong hangin o ipang walang laman, tinatangay sa papawirin? Sinasabi ninyong ang anak ay pinaparusahan dahil sa sala ng kanyang magulang. Parusahan sana ng Diyos ang mismong may kasalanan. Sa gayoy, mararanasan nila ang kahirapang sasapitin sa parusa ng makapangyarihang Diyos. Sila ang pagdanasin. Kapag ang isang tao'y binawian ng buhay, ano pang pakailam niya sa pamilyang naiwan? Sino magkakapagturo ng dapat gawin ng Diyos na siyang humahatol sa buong sinukob? May taong namamatay sa gitna ng kasaganaan, panatag ang katayuan, maginhawa ang kabuhayan, katawan niya ay malusog at malakas ang tuhod. Meron namang namamatay sa kahirapan ni hindi nakasalap. Kahit kaunting kaligayahan, ngunit pareho sila sa alabok, nahihimlay, at kapwa inuod ang kanilang katawan. Alam ko kung ano ang binabalak ninyong gawin,
at ang masamang iniisip ninyo laban sa akin. Tiyak na itatanong ninyo kung nasaan ang tahanan ng taong namuhay sa kasamaan. Hindi ba ninyo naiitanong sa mga manlalakbay? Mga ulat nila'y hindi ba ninyo pinaniniwalaan? Sa panahon ng kahirapan at kasawi ang palad, di ba't ang masama ay laging naliligtas? Sa kanyang kasama ay walang nagpapamuka, walang naniningil sa masama niyang gawa. Kapag siya ay namatay at inihatid na sa hukay, marami nagbabantay sa kanyang libingan. Napakarami sa kanyang maghahatid sa libingan. Pati lupang hihiga niya sa kanya ay malambing. Ngunit pang-aaliw ninyo'y walang kabuluhan pagkat lahat ng sagot ninyo'y pawang kasinungalingan.